natin. I do think that we will have a new map right here, ladies and gentlemen. And as you can see, the teams have locked their picks. Nakikita nyo naman, the Chou and the Selena, that is going to be very formidable in terms of initiation. Napaka-safe ng isang Selena at napaka, sabihin na natin, sneaky at explosive naman ng isang Chou. Best of both worlds, but we will see. Omega naman dito, they do have protection from those kinds of initiations. Selena, yung Chou, isang times journey lang ang kailangan. Mm-hmm. Meron sila ditong pang-counter sa crowd control na pwedeng i-provide ng TNC para nga mahuli yung squishy heroes onto the backline. Let's head on sa ating mapa. Alam mo, Santi, naalala ko yung mga bagay-bagay or yung mga napanood ko nung sinabi mo yung pangalan na Selena ni Escalera. Oo, talaga maaalala mo eh. Kumbaga parang mapapagoosebumps ka nga talaga pag narinig mo yon, dahil nga talagang famous siya dun sa hero na yon. And knowing now na meron siyang bagong mga teammates, dito din papasok. Talaga dito ipakita na damage yung habol niya for that PNK, aside doon sa vision and control na kaya nito ma-provide. And it's all about shredding yung kalaban eh. At this point, eto Max, hindi din naman siya totally nakaset lang to get those damage items lang basta-basta. You can actually just go to a semi-tank role if necessary, at pwede mo ring pwede ka magkaroon ng hybrid if kakailanganin at kukulangan ng damage. As you can see, ladies and gentlemen, we are going to have a bit of a fight dito sa may baba, pero dito mo makikita yung tansyahan ng mga teams eh. Interesting on the bottom lane, that is Kimi and Diggie for the side of Omega. At ang emblem dito ni Chaknu is more on the damage type. So napakasakit para dito sa Kimi, Beatrix rather. Knowing ang kanya mga katapat dito is more on the burst. So mahirap para sa kanya na mag-clear na minion wave. Possible magkaroon ng delay because we all know that Beatrix ay napakasakit umpisa pa lang. So yung plano ng Omega is to protect Kelra up until umabot doon sa point na kaya niya nang mag-isa, kasi yung Diggie gagamitin din nila when it comes to those clashes. And as early as the turtle spawns, possible na umikot agad doon si Chaknu at doon siya mag-abang for his teammates. And Escalera dito just throwing out arrows dito sa may bottom lane. Now, kung papansinin mo dito, si Chaknu at si Kelra laging magkasama, dahil nga pinipili talaga nila manalo dito si Kelra into the early game. Yun yung isang essence ng Kimi. Am I right, Chantel? Yes, for the Kimi kasi, yung DPS niya as compared to the Beatrix, as much as possible, you have to consider kung saan mo ibibitaw yung mga skills mo. Pero kay Kimi, as long as ma-maximize niya yung outer turret energy shields, napakaganda nun para sa side ng Omega, dahil pwede rin nilang kuhanin yung Taurus sa may bottom lane. So right now, medyo hindi pa natin nakikita talaga yung gustong gawin ng mga teams na rin, but at the same time, they're maximizing more yung pinaka-technicalities. Sipa ni Bendings! Ito yung sinasabi natin noong nag-uusap tayo, Santi, noong down pa, or sabi na break pa, nilabas na ang Omnitrix. Omnitrix, ito na, magta-transform na si Bendings. Magulat tayo mamaya, baka biglang maging Yuma ang Gasor na, no? Pero pwede naman, pwede naman natin sabihin pa rin na it could be a win for the side of TNC since sila yung nakakuha doon ng turtle. Now, nagkaroon na ng onting pang-aagaw dito yung side ni SD doon sa gubat naman ni Ryzen. And as you can see, TNC, they're really making this count yung early game nila. They get 4 kills, Bendings dito, super aggressive. Escalera din, nagiging aggressive din. And it seems to me na hindi napapunish netong side ng Omega yung pag-i-invade ng TNC. Yes, actually for TNC, kasi kung mapansin nyo, si SDCYZ din ay may gamit ng Demon Slayer. Kasi ang bilis niya makakuha ng jungle, ang bilis niya makakuha ng objectives as to why hindi nakakapunta or hindi nakakasalubong agad ng Omega Esports kung saan sila papasok dito against the side of TNC. So it's more on ayaw mo na maunahan ka, kaya ang ginagawa mo is nandun ka na agad sa dapat na pupuntahan ng mga kalaban mo. Or are they utilizing yung fact na merong Diggie dito sa baba at talagang sinasamahan niya si Kelra? Kumbaga, kung may mag-i-invade man at alam mong nandun yung Diggie sa isang side ng mapa, eh pwedeng-pwede ka pumasok kasi alam mong isang tao lang yung pipigil sa'yo. Kulang na kulang talaga yung reinforcements ng jungler ng Omega kung ganun yung nangyayari, kasi si Ryzen dito hindi siya makapag-roam around the map freely kasi nga hindi nagagamit yung mga bomba ni Diggie to provide vision. And the connection, Bendings, Escalera, isang sipa at isang pana.
Napakalinis para sa side ng TNC. Tama yung pagkakabanggit mo na the connection. May bago ng ka-connection itong si Escalera. Kasi itong si Escalera, may kaduo din to before from Archangel. Nung iba pa, yung kulay ng pakpak nila. And Chakno getting called out. Sorry for cutting you there, Santi. At isa na namang kill ang napunta sa side ng TNC. At hindi nagiging handa ang Omega sa pag-atake dito ng side ng TNC dahil nga sa mga traps. Yung vision game eh. Kumbaga para dito sa side ng TNC, alam na kasi nila na nandun niya Diggie sa may bottom lane. So why not maximize? Puntahan din natin. Pero turtle objective. Ooh. Pero nilabas ang turtle, ladies and gentlemen. And Ben things here. Getting Ooh. That turtle. Hindi napunta sa tamang tao. Pero still, that is a win for the side of TNC. Omega getting Ooh. Their first kill of the game. Pero madami pa atang tutumas sa kanila. Pero Renjo nagwawala. Kakayanin niya ba? One more first kill coming up from him. And SD will secure that kill. Make it a double kill. Hindi kinaya nung sustain ni Renjo yung pag-follow-up niya doon. Medyo na-delay siya o nahuli ng pagdating with that black dragon form. Pero nakita mo naman yung disiplina din kay SDZYZ na kumbaga nakakapag-decide siya kung kukuha nga ba muna siya ng objective o sasama siya doon sa team fight. Dahil naririnig rin natin, kumbaga na nandiyan si Ben Things nagsya-shot call na parang samahan mo muna kami dito. At ito yung isa sa mga danger ng Selena eh. Sabihin natin, yes, pag may tinamaan ng pana, pwede mo i-times journey. Pero kung yung next engagement, walang times journey. Sayang. Di ba? Mas magiging open dito yung TNC into securing yung kanilang mga early kills. Now, looking at the bottom lane, bigyan naman natin dito ng isang malaking commend etong si Yasuo. Yasuo isn't letting the Kimi and the Diggie take down his turret. Yeah, imagine, kanina yung start of our game, dalawa yung katapat niya, pero talagang kayang-kayang depensahan. And take note for the side of Omega, medyo nagka-cram sila in terms of their initial rotation. Somehow, nagiging reactive sila dito sa binibitaw sa kanila ng side ng TNC, considering na wala pang nagiging movement on the top lane. And sa bottom lane, 3 times nang namatay si Chakno. Although for Chakno, that is the Clock of Destiny. So additional damage later on, as long as hindi talaga matamaan ng mga arrows dito ni Escalera, because Escalera is really doing a great job for TNC. And we've been focusing on the movement sa ginagawa dito ng TNC. Mm-hmm. Kasi sila talaga yung nagko-command ng mapa ngayon eh. Pero going to the side of Omega, as you can see here, ito yung laro na slowly but surely na panalo lang natin, huwag lang natin papapatay yung ating mga gold laners, yung jungler natin. As long as maganda yung placement natin, we can still win this into the late game. Now, another turtle goes to the side of TNC. Pinapakita pa rin ng Omega dito yung kanilang disiplina and parang diesel nga na makina na nagpapainit lang muna sa umpisa and inaalagaan lang itong si Keltra. Willing si Chakno na i-trade yung sarili niya just for the sake na hindi Keltra mahirapan. Nakuha pa. Alam mo naman, gold lane nga yan kasi si Kelra. Kapag kami nakita yan, na isang bakas ng gold na pwede niyang kunin. Ay, do. Sabi niya. Kaya nga ako tinawag na gold lane eh. Sabi niya, teka lang. Ooh! And then things, with another kick, pero this time around, walang follow-up coming out from his team. And sabihin na lang natin na it's a good thing that TNC is keeping up the pressure. Talagang hindi nila pinapahinga dito, hindi nila pinapatulog kahit onte yung side ng Omega. Pero kasi kailangan din nila mag-ingat kasi at this point, magsasama-sama na yung Omega and I think this is the time na mag-siege sila. And SD, grabe, pinaka-risen dito na shieldan kahit papano. Pero SD, I think he will go down. Renjo, one more hit. At hindi kakayanin ng damage output. Buti na lang may turtle buff. Oo, yung extra shield na yun, napakalaking factor para ma-save yung buhay niya. And kung mapapansin mo si Yasuo, ang bilis nung ikot niya, nakabasag na sila ng tore sa may bandang ibaba, even though na siya yung walang kasama right from the start. Ganon kalakas yung laning niya dito versus Kelra and Chakno pa. 2v1 yung naging situation kanina. And speaking of laning, kumapansin natin dito for team TNC, magkakaroon na switching. Yasuo now is on the top lane. So middle lane skirmish natin. Yes, it was a nice setup supposedly for Omega, but at the same time, ang dami ng mga skills na ginamit against TNC tapos hindi pa nila na-secure yung kill doon sa may middle lane. As to why TNC still is dictating the tempo of our game ngayong almost 9 minutes na nga tayo. So napakalinis ng laban natin, kumapansin natin yun. It's all about the calculation at timing para sa ating mga players.
and SD na sa may pinakaharapan and pinipwersa na talaga nila dito lumaban ng Omega. Pero ang Omega, nag-back ng onti at gugustuhin ata nila kahit papaano dito na magkaroon ng onting space between them ng TNC doon sa may taas dahil doon sa distraction na ginawa ng side ng Omega, nakakuha si Ryzen ng isang turret for their team. Nice discipline for Ryzen na kumuha munang ng Tore instead na sumama siya doon at ipilit nila yung clash. Alam nilang medyo dihado o mas may chance na manalo yung TNC with their gold lead as of now sa 9-minute mark natin. Pero alam natin na nag-aabang lang yung TNC na may pagtinamaan nga na araw itong si Escalera, Matic, pwedeng sumama yung mga teammates niya just right when the moment comes na mag-call lang siya na sige, i-go natin to. But for the side of TNC, as much as possible, kailangan sila na yung gumalaw against Omega or mas maganda ay makuha nila mga Tori dito against Omega because later on, magkakaroon na ng massive damage output ang mga heroes ng Team Omega. They have the Popalik Kupa, napakaganda ng kanyang Kupa help later on kasi yung movement nila is nagdidikit-dikit na eh. So yun yung gustong gawin ng Omega pag humaba yung laban natin. Continuous damage, tapos meron pa knock up and even yung follow-up crowd control nung Yuzhong. And eto Max, tinamaan ng pana, pero looking at the minimap right now, Chantel, Santi, as you can see, halos lahat ng members ng TNC ay nandito para mag-secure nung area na nakapalibot sa May Lord. Pero ang Omega dito, nagkaroon na sila ng idea. Teka lang, masyado na ata kayo nakapwesto dyan. May binabantayan ba kayo? Pupunta na rin kami. Pero the good thing there is nakuha yung Kimi ng isang Tori na naman para sa team. And that is the middle lane turret. So kahit papano, meron ng extra pathways papunta dun sa gubat. And actually, high risk, high reward. No? Sumugal si Kelra dun sa mid lane. Nakita mo naman kung gaano kalow yung HP niya dahil tumatama yung sniper ni Yasuo. Gusto niya ipakita dito na kaya niya pa rin pigilan sana yung pag-push. Pero nice discipline for Omega. Now, yung teritoryo na sinasabi mo kanina, Butters, sa may bandang Lord, eh hindi pa rin talaga binibitawan ng TNC. Kumbaga, pwede na nilang i-start agad or pwede rin nilang antayin up until the moment na umabot to sa 12-minute mark na maging luminous na. Tsaka hindi ka kasi pwede tatamad-tamad talaga kapag kakunyari Karina na naka-mage killer yung kalaban mo. Sakit niyan. In terms of the objectives, napakalaking bagay na maunahan nyo siya or mapigilan nyo siya sa pag-shred neto Lord na to, pero cram! Goes down. Ito na sinasabi natin, never say die attitude coming out here from Omega. Kendra na sa may pinakalikod and the bullet storm nandun sa may pinakagilid. Si Renjo nandun sa may likod. Inaabot si Yasuo. Makukuha pa rin ang TNC. Pero lalaban pa rin ba sila dito? And look at SD, ZYZ. Ladies and gentlemen, gusto niya pa ng gusto niya pa dito kumuha na isa pang kill and Renjo ang kanyang next target. Pero si Renjo dito tumalon sa bakod pero merong tanod. Yun lang, may tanod na nag-aabang. Kumbaga hindi ka pwede, sobra na lang. Hindi pa siya tapos, gusto niya pa. Pwede pa daw. Deny. Tama na. Napasobra. But yeah, for TNC dito, napakaganda ng mga pasok doon ni SZYZ on the Shadow Assault. Imagine nakuha pa niya yung Lord. So for Omega, yes, nagkadikit-dikit sila. Ganay ka nilang formation. But the same time, tama yung nabanggit dito ni Butters, it's all about the damage nung kanilang jungler, which is SD with that defensive item pa nga. So it's all about him targeting the right heroes and players for Omega as to why ganun kaganda yung pasok nila against Omega. Si SDZYZ parang ano eh, parang Taylor eh. Kumbaga, di ba? Talagang tinatahi niya lang yung mga members ng Omega na pag nagdikit-dikit kayo, umabot kayo sa distance na yon, tatawid-tawid lang siya sa inyo and uubusin niya yung mga HP bar. Gusto ko lang dagdagan. Ano? Ano yan? Taylor siya. Taylor. Tapos mabilis. Mabilis. Ayan na. Oh. Alam mo na. Alam mo na. Alam mo Taylor na. Sweep. Taylor Sweep. Oh, welcome, ah. Welcome, MPL. Salamat. Ladies and gentlemen, kidding aside, Escalera dito is really doing a great job into setting up those arrows para sa kanyang team. Ito ay nabibigay sa kanila ng certain advantage eh. Ang hirap lumaban para sa Omega kapag alam nilang may isang tinamaan ng pana. Mm-hmm. At meron pang, ano sabihin na natin, crisis doon sa paggamit ng Time's Journey ng isang Diggie na. Teka lang, gagamitin ko na ba talaga to? Kasi may sipa pa eh. Nahati nga eh. It's either yung sipa or yung arrow. So hindi rin makapag-decide si Chakno kung kailan yung perfect moment na ipop niya yung Time's Journey to save his teammates kasi yun yung problema when it comes to this
types of lineups na meron ng TNC, hindi lang isa yung inaasahan nila na panghuli. And si SDZYZ, busog na busog sa jungle. Kanina pa siya nagro-roam around the map at kinukuha niya lang kung ano yung para sa kanya. Pero nakikita mo rin naman yung Omega. Kilala sila sa ganitong kind of playstyle na sa huli pa talaga sila bumabawi. Oo nga pala. Meron nga pala tayong tinatawag na Omega time. Omega time. Gamit nila yung Omni. Tricks! Hindi, kaso yung Omni Tricks. Nasa kabila eh. Sa TNC. Nasa kabila kay Bentings. Si Bentings eh. Sinilip po na. Yun yung panlaban nila sa Omni Tricks. Yung Omega time. Connection. Omega Watch. But yeah, katitin na natin ngayon. Malaki ang kalamangan ng gold, yes, ng TNC in terms dito sa kanilang gold against Omega. But at the same time, there's this tendency, isang magandang paghuli lang dito ni Chak, no, may mapabalik lang siya na ma-player na TNC. Kanina nakita natin na force ni Suwo na magamit ang kanyang flicker. But again, this is the Lord na pwede na pag-agawan. At kanina yung Lord na nakita natin na skirmish ay medyo hindi naging maganda para sa Omega. Isang bala ka lang. Diggie, getting pumped up. And eto, dito mo makikita yung lamang na meron yung side netong TNC. Looking at the gold right now, 46k versus 39k, that's almost 2 to 3 core items para dito sa side ng TNC. Pero Yasuo, taking care of this Lord. Karina will get the retry. At ito, so yung pinakadulo, Yasuo getting the kill on Renjo. Kailan ka naman ang pinaka-next target nila at nag-flicker in pero hindi makakatakbo. Pobius ba? At ang pala ni Escalera ang tatapos ng lahat. At meron pang isa doon. Jack Nugan yung call out. And Ben Things ang makakuha. And sumigaw na si Manang announcer ng wiped out. Napakalinis ng ginawa ng TNC. Inisa-isa nila yung members ng Omega na nag-a-attempt sanang kumuha ng Lord. And this is, sabihin na lang natin, we were expecting things from the side of TNC. Pero